Hi, mga loves! Kumusta? 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 Kaya heto na naman si Inday sa inyong halapan. Magsamok-samok. Magchika-chika. At kahit anong-ano pang pinagsasabi sa buhay, salamat sa inyong pakikinig. Okay, okay? Kayo ba'y malungkot ngayon? Not in good mood? Yung parang iritang-irita ngayong araw na ito. Hindi natin alam kung bakit basta mainit ang iyong ulo. May dahilan yan, loves. Ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, bibigyan kita ng 8 tips, kung paano mas pagaanin ang iyong mood, magkaroon ng happy mind, gamit ang 8 routine o habits na para maging okay yung sarili natin at para yung mood natin ay maging okay buong araw mula umaga hanggang gabi. Konting tulong lang ito. Okay, pero bago yan, shoutout ko muna palang aking kaibigan na si Yamna Yudis na parati aking sinusuportahan. Yan siya guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel niya, please do subscribe and hit the like button, okay? At sa akin din, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin, please hit the subscribe button, notification bell, and kahit ano pa para mas updated ka sa mga kaganapan at chika-chika ko pa, okay? So, ano pang hinihintay natin, mga lalabs? Enjoy watching! So, heto na, mga lalabs, ang 8 parang daily routine o dapat natin ginagawa sa ating buhay para gumaan ka ng ating loob o magkaroon ba tayo ng parang happy life, happy day, yung parang ganun ba na ma-overcome pa rin natin yung mga stress na yan. So, ganito. I-share ko na sa inyo ang 8. 8 lang naman ito. So, sobrang dami. 8 lang. So, 8 daily habits to have a happy life, happy mood. Okay? Number 1. Unang-una dapat natin gawin pagising sa umaga ay smile. Ganun lalab, smile. Pagising sa umaga dapat kaya din naman yung parang baliw ka ha, nag-smile-smile ka sa harap ng salam, ng ano, ng sarili mo lang. Parang, sabihin mo sa sarili mo, ang ganda ng araw. Ganun ba? Parang smile. Yan kasi pag sinumpisahan natin yung araw ng smile, apisa talaga natin yung araw sa pagdadasal ha, then after that, you know, pasalamat sa Diyos, and after that smile, salamat sa buong araw, i-practice nyo yan guys, marap kayo sa salamin, sabihin nyo, ang ganda ko. Ang ganda ng araw. Charing. Ang ganun ba? So, carry a smile. Nakakapagpabata yan guys. Yung ganun. Maliban sa filter. Ang smile ay nakakapagpaganda ng araw natin. Umpisa natin ang araw natin ng smile. Okay? Number 2. Exercise. Ano naman natin? Mag-exercise. Actually, sa akin ito, nag-i-resist yung tulad araw-araw. Hindi sa nabi ko trabaho, map, linis. Talagang exercise na ito akin. Tapos sa atin, di ba, may mga exercise, mga lalabs na when you wake up daw to bed, yung mga ganyan, yung stretch, yung mga ganyan, nakakapaganda niya ng mood sa buong araw. Tsaka yung exercise talaga na, kahit ang kunting warm up lang, ganyan, ng mga, yan, mga lalabs. Nakakatulong din yan para maano yung, ano natin, mood natin, huwag naman sana yun, huwag nyo naman exercise yung para magbabalik na yung buto mo, yung sobrang hirap, yung warm up lang ba, para magana kang kumilos, at magana kang kumilos, eh, maganda ang araw mo, mga lalabs. O, diba? So, kahit konti exercise lang, araw-araw, pagkagising, ayun, nakakapagpaganda yan ang mood, nakakapagpaganda ng araw, na para hindi ka tamarin ba, maganda ang yung araw, happy day, happy life, ganun. Ang gulo. Number 3, plenty of sleep. Ay, eto talaga guys, marami hindi nakakaano nito. Ako kulang sa tulog guys. Napaka, ano ko talaga sa tulog, yan yung lahat na kulang ako. Parang masaya na ako sa ano, sa 5 hours, ganun, 6 hours. Pero sabi nila, dapat to talaga yung tulog is 7 oras hanggang 8. Lalo na sa mga adult, para yung mind mo, maano pagkakinabukasan, dahil alam talaga natin na pagkulang ka sa tulog, eh, bad mood ang araw mo. So, dapat, kahit pa paano, eh, mano yung tulog natin ba? Maganda yung tulog natin. Yan. So,
pag maganda yung tulog, di ba? Sa ano na talaga, pag maganda yung tulog mo, kita bukas, maganda din yung gising mo. At the same time, maganda din yung araw mo. Pag kulang ang tulog mo, mainit yung ulo mo, masakit yung ulo mo, di ba maintindihan? Ayan, ayan, guys. So, may mga advice-advice dyan yung mga ano, eh, ano nyo na lang. Isa talaga guys sa akin, nararamdaman ko din yung pagkulang yung tulog ko, parang bad mood yung araw ko. Parang ganun. So, paano ba nagiging maganda yung tulog? Napakarami guys. Next time, sasabihin ko sa ba nagiging maganda yung tulog natin. Sige, ano ko yung isa ngayon, ha? Kaliwalin, yun, nag-arabit yun ako guys. Sabi nila, itabi-tabi daw yung mga cellphone pag matulog ka na para, ano ba, para maganda talaga yung patagin mo, para maganda yung tulog mo, tsaka yung dim light, ah, nakakatulong talaga yan siya guys, kung para mas gumanda yung tulog mo, or listen, music, di ba, na mga pampatulog, ayan, ayan, huwag i-stress ang sarili, yung mga problema na para bukas, ay para bukas lang yan, huwag muna natin problemahin na yung charing kung maka-advise. Okay, pero isa yun siya guys na makapagana talaga sa ating kung sakto yung tulog, maganda yung araw natin kabukasan, o diba? So hanggat ano tayo, bumawi tayo sa tulog guys, bumawi tayo sa tulog, ha? Charing, maka-advise, at gusto kaya rin yung sarili ko, oh, maganda yung tulog ko ngayon, tingnan nyo, o diba? So nakasmile ako kasi maganda yung tulog ko. Acheche. Okay, number 4, be grateful. Ano yung be grateful? Magpasalamat is kahit sa mga konting bagay. Ayun ba? Na meron tayo sa buhay. Tiyak magiging happy talaga tayo mga lalaps. Be grateful kung anong mga bagay. Grateful at gumising tayo na okay. Be grateful kasi nakakain tayo ng maayos. Be grateful kasi hanggang ngayon, andito pa rin tayo. Kaya, yan sila sabi ko mga lalaps, be grateful, be grateful. Wala na ibang salita. Magpasalamat tayo sa puong may kapal sa ating mga natanggap sa buhay. At ang ating buhay, magagaan yung buong araw natin. Magiging masaya tayo. Magpasalamat kahit na sa mga konting bagay. Okay, number 5. Deep breathe. Inhale. I-exercise ang ating lungs. Exhale. Papikon-napikon ka na. Ah, diba? Huminga ng maayos. Ayan, langhapin ang hangin. Kaya, nakakatulong din yan. Nakakatulong din yan para mas maano yung ano natin, diba? Pag ano ka na, pikon ka na. Ang pasensya. Ang pasensya. Yan, guys. Okay, number 6. Acknowledge the unhappy moments. Yun. Kasi alam naman talaga natin, hindi talaga buong araw, buong buhay, happy moments. May mga ano talaga, may mga panahon talaga na malungkot tayo, may mga pinagdadaanan tayo. So isa din yan, i-acknowledge natin yan, bigyan natin ng halaga. Pero ano yan siya ba? Low stress lang siya dapat ba? Yung parang, okay, kaya ko yan, kaya ko yan. Ano mag laban lang. Pero wag natin anuhin masyado. I-acknowledge natin, pero wag natin i-ganan masyado ng sarili natin. Isipin natin guys, mas malaki yung Panginoon kaysa problema. So okay, kasi hindi yan nakakatulong. Wag masyadong imukmuk ang sarili ba, i-acknowledge mo, pero huwag masyadong imukmuk yung sarili mo. Okay, tapos isipin mo, ay wala na ba nakayanan mo guys, nasa happy moment ka na, tapos nasa kaano ka ngayon, ah nakayanan ko, di ba makasmile ka, hala grabe nakayanan ko yung mga nangyari sa akin noon, o di ba makasmile ka. Ganda ng ganda ko mag-advise, di ba? Number 7, see friends. Ayan. Sabi nga nila guys, see friends. No man's in an island. Walang nakatirang mag-isa sa mundo. Ikaw mag-isa kahit nasabihin na natin na introverted ka. Ako introverted ako na to. Mahilig ako mapag-isa. Pero napapasaya din ako ng mga kaibigan ko. Kahit na may mga time na gusto ko mapag-isa. Pero oh, may ano talaga guys, iba talaga pag ano ka, may kausap ka, kaibigan mo kahit pa paano, kahit na 5 minutes, 10 minutes, ayan, chika-chika, nakagagaanan mo, o nakaka-happy, lalo na kung kaibigan mo eh, ano din, yung parang ano mo din sa kasabayan mo din, napapatawa ka din. So nakakagaan yan ang loob, nakakagaan ang buong araw na may kausap ka na kaibigan mo. Yung isang mga bagay na parang nakakaano sa sarili, nakakapagpagaan ng loob. So,
see friends, okay? Huwag magsarili, huwag pagsarili. Usap-usap din ang kaibigan natin. Silingan, silingan. Kung nasa malayo tayo, kausap mo, ka-OFW mo, chika-chikahin mo, harap may problema ka. Kumustang araw mo dyan? Kumustang madama dyan? Ganun-ganun. Sa mga kapitbahay naman, huwag ka maglulub sa bahay mo buong araw. Ayun, ganun ba? Hindi ko naman sabi mag-chismisan kayo ha, pero ano ba yung mga lalo ng matatalik na kaibigan, magbanding-banding? Ganun-ganun. Okay, number 8, get into nature, right? Ito guys, maganda talaga yung, ano ba, lumanghap ka ng sariwang hangin, ganun, pumunta sa beach, o sige, walang beach, ano ba tawag niyan, parke, umupo, mag-unwind, mag-meditate, nakakapagpaganda yun ng utak, nakakapag-isip ka ng maayos, nakakapagano ka kung anong mga dapat na gawin mo sa sarili mo, yun, get into nature, kung may pera-pera ka, kung tapunta ang beach, eh mag-unwind, manood ng sunset, manood ng sunrise, i-relax ang sarili, lalo na pag stress na stress ka, i-relax ang sarili. Yun, isa yun siya sa mga nakakatulong para mas maano natin yung buhay natin, mapagaan. So, diba? So, yun yung 8, guys. 8 na pamamaraan para mas gumaan yung buhay natin. Okay? So mga lalabs, napasaya ko ba kayo kahit konti? Sa lahat-lahat ng iyan, ang pinakamabuti natin gawin ay mag-smile talaga. Mag-smile at mag-smile. At isipin natin, everything happens for a reason. May mga, ganyan guys ba? Para mas gumaan yung loob natin, okay? Pag may mga problema tayo, huwag natin sarilihin. Kausapin natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating kaibigan. Okay? Ito naman akin ay chika-chika lang para mas mapagaan ang ating buong araw na sana ay nakatulong kahit papaano sa inyo aking mga kaibigan na gumaan-gaan din ang inyong ano, loob sa araw na yan. Isipin niyo lang yung aking 8. Marami pa yan guys, marami pa yan siya. Pero 8 lang yan, ano ko sa inyo. Kung kayo ay may mga komento, suggestion, at kung ano-ano pang gusto nyong sabihin, huwag kayong mahiya, kayo ay mag-comment sa aking page, okay? Upang kayo ay aking makwento-kwentuhan din, machika-chikahan ang aking mga pananaw sa buhay ni Inday. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na naman nating chikahan, ito si Inday. Signing off. Bye-bye and don't forget to smile. Bye-bye.